Palagay ko po ay yun po ang pumunta siya doon kay Pangulo Duterte at siguro siguro naman ayaw naman siya ipahiya ni Pangulo Duterte at hindi na ipinaalam kung ano ba ang pinag-usapan. Pinapalabas na lang na tungkol daw sa mga pangangailangan sa ekonomiya ng Mindanao, pero wala, hindi ako naniniwala doon, no? Ako ay mas naniniwala na pumunta doon si Pacquiao eh may kasama lang siguro, may middleman, tulungan siya na maano si Pangulong Duterte na hindi naman siya mapapahiya, no? At sa palagay ko naman, si Pangulong Duterte, yun nga po, tama po ang sabi dito, napakabait ang tao yan, no? Okay, napakabait ang tao. So, palagay ko naman na kagad-agad naman siya tinanggap ng maayos ni Pangulong Duterte. Kasi kapag nakita na nga ni Pangulong Duterte na natauhan na siya, namulat na ba? No? He has awakened, no? At na-realize niya kung ano yung napakalaking pagkamali niya, ay mapapatawad naman siya ni Pangulong Duterte. He is too mature, no? Matanda na si Pangulong Duterte. At hindi yun na walang ano yun, yung vindictiveness. Di ba? Wala sa kanya yon at alam naman niya na talagang naligaw lang itong si Senator Manny Pacquiao. Kaya palagay ko naman na maganda ang papatunguhan nito kasi kapag magpaayag na si Senator Pacquiao ng kung ano yung napag-usapan nila, siguro sasabihin naman niya kung ano yung totoo, no? At hindi ito gagagawa-gawa katulad po ng mga kasamahan niya na yung patutuanan na si President Duterte pa raw ang humihingi sa kanya ng pabor na tumakbo na siya Vice President, no? Una po doon sa kay Mayor Inday Sara Duterte Carpio, hindi po ako naniniwala na kung tatakbo man ito bilang pangulo ay dahil sa pressure ng kanyang ama. Nakita nga po natin nung deadline po ng filing of the COC ay hindi nga po itinuloy ni Mayor Inday Sara yung inaabangan ng lahat noon na baka mag-file ito ng COC dahil nandun nga si tatay niya, eh, no? Nag-aabang doon ng kanyang ama para magbigay ng moral support sa kanyang pag-file kung sakaling natuloy yun, no? Sa bilang Pangulo ng Pilipinas. Pero wala, no? Si Mayor Inday Sara Duterte is very independent-minded, strong-willed, may sarili siyang isip, eh. No? At yung sabi nila, strict to yun. Yeah? Sabi ng mga taga Davao, mga kilala ko sa Davao, she's very strict at talagang yung upright, no? Talagang matuwid ang niya sa sarili ay talagang itinutupad niya kung ano yung mga tama lamang, no? At hindi yun nakikipaglaruan sa iba dahil lamang sa politika. Kaya nga ito, kita natin, no? Kung ano yung kagustuhan ng kanyang ama ay wala sa kanya, no? Hindi niya sinusuway pa nga siguro, no? Hindi ba meron mga anak na ganoon na kung ano yung gusto ng magulang ay mas lalong yung opposite ang ginagawa. Parang ganoon ang nakikita ko kay Mayor Inday Sara Duterte Carpio. Pero at the end of all of this ay lumalabas po talaga yung pinag-uusapan natin dito paulit-ulit na si President Duterte ay isang political chess grandmaster. Makikita natin na yung mga kalaban ay parang pinapasayaw-sayaw niya lang. Sa bawat kilos niya, kumbaga medyo konting panggulat kagad-agad na ko, tumatalon, no? Tumatalon doon ang mga kalaban. Parang takot sila. Takot sila kung ano ang mga bagong mga gagawin ni Pangulong Duterte, no? At ito ay napapakita din na wala talaga ngayon sa hanay po ng opposition ay wala tayong maituturo na mga magagaling na leader. Sinira po talaga nila. Wala po silang maaaring isisi dyan sa kung ano po ang kalagayan ng opposition.
yun nga, si Denny Robredo ay wala na. No? Ewan ko kung may, kung nadagdagan siya ng kahit isang porsyento, wala. Parang sa 8% pa rin ang kanyang rating. No? At ito po ay dahil, isa po, ang alam niyo po, ang isang nakikita ko na dahilan dyan ay ang taong bayan ay lalong nagalit sa kanya, kay Vice President Lenny Robredo. Ang akala ni Vice President Robredo na sa kanyang pagbabatikos kay Pangulong Duterte ay maaagaw niya ang simpatiya ng mga Pilipino na gusto niyang ipakita na mas magaling siya kay Pangulong Duterte, na mas matalino siya, na mas mahusay siya, di ba? Ganun pa lagi ang kanyang naratibo, no, na ito yung mga pagkakamali na nakikita ko sa pagpapatakbo ni Pangulong Duterte, na kung ako dyan ang nakaupo bilang Pangulo, ay makakasiguro ako na ibang-iba ang aking pamamaraan. Yun po, no, di ba? Marami siyang ipinapahayag na mga bagong idea daw, pati na dito sa COVID-19, kalayaan daw sa COVID-19, kalayaan sa gutom. Mga ano ito eh, yung mga karaniwan na ng mga pangako ng mga politiko na alam naman natin na walang nangyayari dyan. At lalo na itong si Vice President Robredo ay walang credibility. Kung napanood niyo po yung isang video na ipinalabas ko na noong tumatakbo pa lang siya bilang Vice President, no, yung sa Inquirer, tinanong siya na kung kayo ang magiging Vice President, ano pong gagawin ninyo upang maiwasan yung ginagamit lang ang tanggapan ng Vice President para isulong ang ambisyon ng isang nakaupo bilang Vice President. Anong sabi niya? Eh, kapag akong Vice President, eh talagang iiwasan ko yan. Hindi ako mag-aambisyon ng mas mataas pa na katungkulan. I will not aspire, I will not aim for higher office. Tingnan niyo kung ano ka, hipokrito. Akala niya kasi, nakakalimutan ng taong bayan. Ito rin ang problema sa high-tech dito po sa social media. Dahil hindi po mahirap na mabalikan at mahanap, no, ang mga kung ano ang mga naibitawan na salita ng isang Lenny Robredo na ngayon ay naipapakita natin kung ano po yung tawag dito, kung ano po yung contradiction, magkatunggali ang takbo ng kanyang isip, no?